Magandang araw sa inyong mga mag-aaral. Handa na ba kayo ngayong araw? Ako nga pala si Teacher Mabel. Handa na ba kayo? Tara, samahan niyo akong tuklasin ang panibagong kalaman dito sa ESP Pinasaya! Sa nakaraang aralin, natutunan ninyo ang kalagahan ng pagiging magilim at palakaibigan ng may pagtitiwala sa inyong kapwa. Lagi nating isaisip ng katambal sa pagiging magilimin at palakaibigan ang pagkakaroon ng tiwala sa kapwa. Mako tayo ngayon sa ating bagong aralin. Matapos mo mapag-aralan ang aralin ito, inaasahan na magagamit mo ang mga magagalan na panalita sa kapwa bata at matatanda. Ano ang napansin niyo sa mga larawan? Ano-ano ang mga napansin niyo sa larawan? Tama, gumamit at nagpapakita sila ng paggalang. Mga bata, ano-ano mga ginagamit yung magagalang na pananalita sa inyong bahay at paaralan? So, kabay isang batang magalang, paano ito mapapakita o masasabi? Ang batang magalang ay dangal ng magulang. Taglay ng isang batang magalang ang mga katangian na kalulugod sa mata ng Diyos. Ikaw ba isang batang magalang? Paano mo ito masasabi o maipakikita? Bawat batang katulad mo ay nahaharap sa iba't ibang sitwasyon, kalagayan at uri ng pamumuhay. Ang kakayahan mong umunawa sa kanilang kalagayan ay malaki ang ambag sa iyong pakikipagkapwa-tao at pakikisama. Sa ganitong paraan, naibabahagi mo ang iyong sarili sa kanilang kalagayan. Ngayong umaga, pag-uusapan natin ang tungkol sa mga paggamit at pagpapakita ng mga magagalang na pananalita sa kapwa bata at matatanda. Hayaan niyo akong samahan ko kayo sa pagtuklas ng mga salitang ito. Simulan na natin! Ang mga salitang nagpapakita ng paggalang sa iyong kapwa bata at matatanda. Maaari mo bang ituro at sabihin sa ang parirala sa loob ng kahon na nagpapahayag ang paggalang? Kopyahin at sagutan ang gawain sa iyong sagutang papel. Kulayan mo ng dilaw ang mga parirala sa loob ng kahon na nagpapahayag ng paggalang. Magagalang na pananalita. Magandang araw po. Salamat po. Maaari po bang? Ayaw ko. Po at opo. Paalam na po. Makikiraan po. Paumanhin po. Galing! Yun ay lang lamang sa mga salitang ginagamit upang magpakita ng paggalang sa ating kapwa. Gaya na lamang ng magandang araw po. Salamat po. Paumanhin po. Makikiraan po, paalam po, at po at opo. Narito ang isang maikling dialogo tungkol sa paggalang sa kapwa. Ating pakinggan, unawain ang kwento sa loob ng silid aralan na isinulat ni G.T. Buloya. Isang tagpo sa loob ng silid aralan habang naghahanda ang mag-aral sa pagdiriwang ng buwan ng wika, biglang pumasok si Teacher Mabel. Magandang umaga po, Teacher Mabel. Magandang umaga, mga bata. Ma'am, tulungan ko na po kayo. Salamat na. Ma'am, maaari po ba kami maghanda ng isang dula-dulaan para sa pagdiriwang ng buwan ng wika? Oo naman. Melba, ano bang nais na ipakita? Ma'am, gusto po sana namin magtanghal ng isang dula-dulaan
na nagpapakita ng pagiging magalang sa kanyang kapwa, bata at sa nakakatanda. Gamit po ang sarili naming wika. Aba, mainam. Sa inyong naisip, mga anak, nagagalak ako dahil sa mura ng edad ay napahalagaan ninyo ang pagiging magalang. Ipagpatuloy ninyo yan. Nang araw nga ng pagdiriwang ng buwan ng wika, ay matagumpay na nakapagtanghal ang mga bata at marami ang natuwa at natuto sa kanilang ipinalabas. Nagpalakpakan ang mga manonood, hinangaan at kinalulugdan sila ng maraming tao. Nagustuhan ka ba ang ating maikling dialogo tungkol sa paggalang? Huwag kakalimutan na dapat lagi tayong magbigay ng paggalang sa ating kapwa. Ngayon, ay sagutin natin ang mga sumusunod na tanong batay sa maikling dialogo. Gawin ito sa inyong paderno. Una, ano ang pamagat ng maikling dialogo? Tama! Ang pamagat ay sa loob ng silid-aralan. Pangalawa, sino-sino ang mga tauhan sa dialogo na nagpapakita ng paggalang? Magaling! Si Teacher Mabel, Melba, Marian at Mency. Pangatlo, ano ang naisitanghal ng mga bata? Napakahusay! Gusto nilang magtanghal ng dula-dulaan para sa pagdiriwang ng buwan ng wika. Pang-apat, bakit nais nilang itanghal ang kanilang naisip? Kabilib-bilib! Nais nilang itanghal ito dahil nagpapakita ng pagiging magalang sa kapwa nila mga bata at nakatatanda gamit ang sariling wika at upang higit nilang mapagyaman ito. At panglima, bakit nagpalakpakan ang mga nanonood? Magaling! Marami ang natuwa at natuto sa kanilang ipinalabas. Nagpalakpakan ang mga manonood, hinangaan at kinalulugdan sila ng maraming tao.